Hello everyone! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balitaan na naman ang aking hatid sa inyong lahat at isa na nga sa ating pag-uusapan ay tungkol sa plano ng GMA ngayong wala na po ang TP sa kanilang bakuran. Alam ko yan yung inyong katanungan. Ano ang plano ngayon ng GMA? Anong show ang ipapalit? Ang dami-daming katanungan. At eto, may lumabas, just in, kung anong ipapalit sa TP. Isang host lang po ng TP ang ire-retain or pasok. Yan po ang ayon sa ating nasagap na siyang tatalakayin natin mamaya. Pero bago yan, ipapakita ko lang sa inyo kung anong sitwasyon or update sa mga tape depender ngayon. So, nag-post po si Procnoy. Sabi niya, official statement Procnoy TV channel, dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, magkakaroon po ng mga pagbabago sa ating content. Mananatili po ang aking portal na magbibigay daan para sumuporta sa mga programa at adhikain ng GMA Networking. Tayo ay mananatiling isang kapuso. So parang sa sinasabi niyang statement dito na out na ang tape at in ang kapuso. No, parang GMA na po yung magpo-produce ng kanilang noontime show. And then ito po yung pangalawang post niya. Isang malaking pasabog ang yayanig sa tanghalian ngayong Marso, abangan sa GMA. So ito po yung tinalakay natin sa nauna nating update na maglalabas ang GMA ng bagong noontime show na siyang kapalit ng tahanang pinakamasaya. So sa nakikita ko po sa ilang tape depender, they are trying para magpakatatag. Pero sa likod nito ay kalungkutan ang nananaig sa kanila. So ayaw po nilang magpakita sa TBJ supporters at TBJ depender ng pagkatalo. Kasi akala po nila pagtatawanan natin sila. Actually, ako hindi po ako natutuwa sa mga nangyayari. Lalo't iniisip ko yung mga mawawala ng trabaho na empleyado. Walang may gusto niyan. Lahat tayo gusto makasurvive sa mundong ito para mabuhay. Diba? At kung may dapat sisihin, yun ay ang mga pabigla-biglang desisyon na hindi po pinag-isipan ng mga boss nila. Kung nag-antay lang sana sila ng 50 years na kung saan yon ang kahilingan po ng TBJ na kahit tsugiin na po sila, di ba? Sa programa po nila, basta mag 50 years lang sila, kaso matigas po sila. Di ba? Ura-urada, alisin yung mga dabar cards. Masyado silang nagmadali. Kaya ito po yung kinahinatnan ng kanilang kataasan. Hindi po TBJ ang dapat sisisihin sa mga nangyayari ngayon. Isipin nilang hindi mangyayari ang lahat ng ito, maging ang paglipat ng TBJ sa TB5 kung wala silang naging unang hakbang na siyang hindi magugustuhan ng mga legit dabar cards. Kami man na TBJ Defender, nalulungkot sa sinapit po ng Tape Inc. ngayon sa mga empleyado po nila. Sana lang no, ma-absorb sila sa bagong show na ilalabas po ng GMA Network. So meron po akong ibabahagi sa inyo na article. Meron itong headline na tahanang pinakamasaya, tsugi na sa GMA, TikTok lock ang ipapalit. Nag-viral sa social media ang post mula sa isang website na kumpirmadong tsugi na ang tahanang pinakamasaya at ang huling episode nito ay noong Sabado, March 2. Kumpirmado, sabi dito breaking news, kumpirmado na tahanang pinakamasaya last day episode na kanina. Maglalabas daw ng joint statement ang GMA Network at Tape Incorporated ngayong March 4, Lunes, bukas po yan. Kanina, naging emosyonal ang naging closing ng buong host ng TP, lalo na ang main host nilang sila Isko Moreno at Paulo Contis. Kasabay nito, biglang naglaho na parang bula yung Facebook, YouTube page ng Tape Inc. So yung YouTube naman ando doon pa, parang chinek ko kahapon ando doon pa eh. Parang ang naglaho lang po yung Facebook page na Tape Inc. ang nawala. Samantala, replay episode daw muna ang aasahan ng mga kapuso viewers sa Lunes. So bukas po yan, asahan na po natin na mga replay ang mapapanood at ilalabas ng GMA Network sa kanilang noontime show. Ang dahilan ay
sa lumulobong utang daw ng Tape Inc. sa GMA7 na umabot na umano sa 800 million kaya't hindi na po pinatapos na dapat ay hanggang December pa sana yung kontrata ng tahan ng pinakamasaya dyan po sa GMA Network. Base naman sa nakuha naming chika ay si Yorme Isko Moreno lang daw ang pasok sa programang ipapalit sa TP at makakasama raw niya si Napokwang, Rabea Mateo at Kuya Kim Atienza kung walang pagbabago. So ito po mga tinukoy dito na mga pangalan, ito po yung mga host ng TikTok Lock. Kung inyo pong matatandaan na topic na natin nung nakaraan, 'di ba? Na kung saan pinapalakas po ang TikTok Lock, ibinalik yung ano ba yung tanghalan ng kampiyon ba yun? Basta yung kantahan. So nung nakaraang buwan pa, pumutok na po ang balibalita tungkol dito na pinapalakas umano ng GMA ang pre-noon time show nila na TikTok Lock, no? So, andun na po naghinala yung mga netizen na bakit pinapalakas? Diba? Parang may something. Parang naghahanda na sila, no? Sa gagawin po nilang desisyon na siyang eto na nga po, no? Last day na po ng TV kahapon. And ayon pa dito, ayon sa nakausap namin, TikTok Lock daw ang ipapalit kaya binubuhay nila or binuhay nila yung tanghalan ng kampiyon. Hindi diretsahang inamin ang kausap naming taga GMA pero base sa tono ay nanghinayang daw sila sa pagkawala ng Itbulaga na sina Tito Vic and Joey ang main host kasama ang Dabarcads. So sino kaya yung nakausap ng bandera na taga GMA 7 na pinanghihinayangan ng Itbulaga and then si Tito Vic and Joey? No, so sana 'di ba nung una pa lang ginawa na po nila ito, na pinigilan po nila ang Tito Vic and Joey na umalis sa kanilang bakuran. Sana naman lang 'di ba na magitan po sila. Eh di sana walang Itbulaga sa TV5. Hindi sana nangyari itong mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. 'Di ba? Hindi sana mangyayari ito kung namagitan ang GMA sa gulo ng Tape at Itbulaga or TBJ. So ayun pa dito, abangan na lang daw sa Lunes, bukas, March 4 kung ano daw yung i-anunsyo ng GMA management tungkol sa agarang pagkawala ng tahan ng pinakamasaya. So yan po yung kabuuang nilalaman ng binasa nating article mula po ito sa Bandera sa panunulat ni Reggie Bonoan. So bagong-bago lang po nito, no, kalalabas lang, no? Base sa ating mga nabasa, ang ipapalit ng GMA sa tahan ng pinakamasaya ay TikTok Lock. Yung pre-noon time show ng GMA Network, yung bago mag-tahan ng pinakamasaya, no? So kaya pala pinapalakas nila yon. At ang balita ko, isang host lang ng TP ang i-retain, which is si Isko Moreno daw yon. And ang balita ko pang nakuha, no, mula po sa isang nag-chat sa atin kanina, parang yung Gisa Gedley ititira po nila kasi alam po nila na medyo malakas ito at patok sa masa. So parang ang mangyayari ata ay magiging joint or parang magkasosyo na ang GMA Network at ang Tape. Kung di ako nagkakamali, parang ganun yung nakikita ko na mangyayari eh. Kasi base pa sa mga nasagap ko na impormasyon, eh sobra-sobrang lumulobo na daw yung gastusin ng Tape Inc. at hindi na daw kaya. Hindi na daw kaya itong matustusan. Kaya siguro magiging magkasosyo na lang ang GMA at ang Tape. So abangan na lang natin sa Lunes, ano, kung ano po yung magiging joint statement ng GMA Network at ng Tape Inc. Pero malakas ang kutob ko na sila po ay magiging magkasosyo sa noon time show na ito. Parang TikTok Lock na pinagsama na TP, ganun. Pero yung ibang mga host daw ay out na muna. Kaya marahil nakita po natin, 'di ba, sa video po ng insider ng Tape Inc. na yung mga host nila doon, yung ibang mga staff, 'di ba, nagiiyakan kasi may magpapaalam na pala na mga host sa kanilang show. Pero yung Tape andyan pa din at ang mangyayari lang ay magsasanipwersa ang GMA at ang Tape Inc. Parang ganun yung nakikita ko. Kaya abangan na lang natin kung ano yung final decision ng mga executive.